all-new Suzuki GSX-8 single A. Gaya ng inisip mo, hindi talaga itong inaasa nating modernong sport bike ni Suzuki. Gayon po man, hold your tits lang muna, mad dudes, dahil naniniwala kong nasa tamang direksyon itong ginagawa nila. And here's the why bakit. Hindi na talaga mabenta ang traditional na sport bike sa mga tao. Sure, oo naman yes, madami pa rin ang nagkaka-interest, pero ang malungkot na katotohanan dyan, mad dudes, ay 10% lang sa mga taong to ang tumatagal at nagiging masaya sa ngalay. sa sport bike. However, with the latest sport bike offering from Suzuki, kahit kabilang ka pa dun sa 90% ay hindi magiging issue sa'yo ang motor na to. Dahil para ka lang din gumagamit ng naked bike, pero may forma at advanced racing features na hindi mo kailangan maging tiis pugi para makuha ang gusto mo. But with all that said, bakit nga ba ginawang sport touring at hindi na lang ginawang legit sub-sub na sport bike na naka-inline 4 engine? At why bakit? Mukhang parang namamagangkwit ang itsura ng taillight. I feel you, mad dudes. Pero ang GSX-8R ni Suzuki ay hindi po talaga ginawang pampalit sa nakilala nyong classic super sport. Kalimutan nyo na yung bagong inline 4 middleweight sport bike ni Suzuki dahil hindi ko na matandaan kung kailan nila huling ginalaw yan. But, as for the GSX-8R, mad dudes, ay wala talaga sa plano ni Suzuki na gawing fully-fledged sport bike ang motor na to. Dahil nakadesign talaga siya para magsilbing street bike. Or should I say na eto pa rin yung GSX-8S naked sport bike ni Suzuki na pinorman at tinimplahan ng mga racing specs para magkaroon ng sporty looks and performance. Which means parehong makina lang po sila na naka 776cc, parallel twin, dual overhead cam, 8 valves, with 270 engine crank configuration para sa masuwabing tunog ng twin cylinder. Mas malaki ang makina nito sa R7, so given na yung mas malaking engine performance na mas malapit sa Honda CB750 Hornet. From which the GSX-8R puts out 82.9 max horsepower at 8,500 RPM and a 78 Nm at 6,500 RPM with an average gas consumption of 23.8 kilometers per liter. Ang klase po ng performance sa ganitong motor, mad dudes, ay kabaliktaran po ng mga high revving engine truck performance SS Super Sport. Mas ideal for street use ang mga ganitong GSX-8R, R7 and CB750 dahil ito talaga ang kailangan mong motor kung gusto mong magmabilis ng takbo at ayaw mong naguguhitan ng mga naka-R3 killer. No pun intended, mad dudes. Sinasabi ko lang na mas komportable at mas madaling gamitin itong mga modern twin cylinder natin for street application. Kaya usong-uso ngayon yung mga naked bike dahil saktong-sakto sa kailangan ng majority ng mga consumer. Yun nga lang, hindi natin maiwasang maglaway pa rin sa sport bike race. Which is why bakit nagsisilabasan din ang mga ganitong high performance sport touring crossover. And speaking of sport touring, o sa wikang Tagalog, kamoteng chillax. Wala man binago si Suzuki sa chassis o makina, pinalitan naman nila suspension nito from KYB to now Showa SFBP inverted forks. Para talaga magkaroon siya ng sport bike-like performance. Handling kasi talaga dun ang nagdadala sa karakteristik ng sport bike at hindi lang puro top speed. Other than these key components, front portion lang po talaga ng motor ang binago dito. Nasa wakas, napagbigyan rin tayo ni Suzuki ng modernong disenyo. But anyways, the design is very much looks like family to me pa rin sa GSX-R series na may konting flavor lang ng GSX-S 1000 JT. Which makes sense kasi nga sport touring. But the way they designed this bike, mad dudes, is magnific. Gusto ko yung hindi mukhang fill in the blank yung windscreen niya unlike sa itsura ng majority ng sport touring bikes. Sa totoo lang, nag-i-expect ako ng ganitong design. But the actual unit, mad dudes, came up pretty much what you would expect sa brand identity image ni Suzuki. At para naman sa nagre-reklamo sa itsurang namamagangkwet daw sa design ng stoplight, kalma ka lang muna dyan, mad dudes, dahil para lang yan sa European compliance. Kaya po ganyan yung itsura niya. Hindi na yan bago dahil eto din mismo ang parehong taillight design na makikita mo sa Suzuki GSX-R 750. I'll get more into details regarding dyan pag natopic na natin ang mga bagong motor ni Honda. So stay tuned for that, mad dudes. But for now, pag-usapan muna natin ang tanong na alam kong gusto nyong malaman. Yun ay kung magkano naman ang itataas ng bagong GSX-8R. Etong motor na to, mad dudes, kahit pa man sa naked version na naka-throttle by wire na,
With up and down quick shifter, di hamak to mas mataas ang specs and features nito kumpara sa iba. Price of the naked GSX 8S ay nasa 585,000 pesos as of November of 2023. And as for the Sport Touring GSX 8R, we could expect a similar price difference gaya ng sa CB650R and CBR650R na mga nasa 30,000 pesos. So, considering na bago at iba na yung suspension na ginamit dito, maybe we're looking at 35,000 up to 40,000 peso price increase. Estimated lamang yan, Madrid. So, take this with a grain of salt.